Ato ang tarik, oh, grabe. Kung nagkamali ako ng pinuntahan na, taas na pala talaga na ito. Ganda! Solid tong hot spring na to. Hindi naman siya sobrang init. Actually, to, very tolerable siya. Good morning! Nandito pa rin tayo sa Tagudini, Ilocos Sur. Pupunta na sana tayo. Actually, dapat maaga tayong umalis kanina papuntang Bontoc. Mountain province. Papuntang Cervantes hanggang sa Bontoc. Kaso nga lang, kailangan ko kasi mag-upload ng videos. Okay, may mga na-edit na akong videos, at least 4 na videos. Kasi hindi ko ma-upload dahil yung signal ng cellphone napakahina. Sa ngayon, time check nga pala natin, alas 9 na umaga. Medyo late na tayong lumarga. Pupunta muna tayo sa isang internet cafe para doon na lang tayo mag-upload. Ito yung kwarto nga pala, napakalaki. May aircon siya, 500 pesos. Ang laki ng bed. Ayun, may swimming pool pala sila doon sa dulo. Kung gusto nyo mag-swimming. Malaki yung swimming pool nila. Anyway, tara. Meron akong dalawang options dito. Meron daw sa bayan, internet cafe, yung bayan, papunta pa doon. Yung isa naman, papunta dyan sa Akyatan, papuntang Besang Pass. Eh, since sa akyat naman tayo sa Besang Pass, doon na lang tayo sa may Bitalag. Yun yung pangalawang option natin. Sumuko si sir sa aking upload. Dahil hindi pa daw siya naka-unlimited plan. Sabi niya malaki daw masyado kasi tatlong videos yung upload ko, tagpa 4 gig. Tagudin bayan yung sinasabi kong isang option natin. Ito na yung bayan. Yeah, malapit lang siya. Tabi daw ng school. Yung pinakamabilis dyan. Katabi ng Ilocos Sur Polytechnic College. Tapos na tayo mag-upload. Dito pa rin tayo sa bayan ng Tagudin. Sa may unahan dyan, yan yung Akyatan papuntang Besang Pass. Papuntang Cervantes. And at the same time, yun na rin yung dadaanan natin paakyat. Papunta dun sa Bontoc. Okay, so ayon sa mapa, it would take at least 4 hours na ibabiyahe mula dito hanggang sa Bontoc. At titignan natin kung may tutuloy ko dahil late na tayong lumarga. Mag alas 12 na, quarter to 12. Tignan natin kung mahabol natin, depende sa bilis natin yan. Kaso nga lang, siyempre, Bontoc yung dadaanan natin, eh medyo mas mabagal kumpara dito sa Patag, di ba? O tara, tignan natin kung saan tayo maaabot. Kung maalangan ako, siguro mag-stay lang ako sa Cervantes. Susunod na bayan dito, Suyo, Ilocos Sur. So kung dadaan tayo ng Besang Pass, yan na yung pangatlong beses. Yan o, Suyo. Ay, lapat na ng daan na to. Last na dumaan ako dito, lapat eh. Problema to pag may nakasalubong akong 4 wheels. Diba? Kita mo? Anyway, tara. Seryoso. Sa bagay eh, sementado naman kahit papano, mas madaling umakyat. Matarik. O dalawa, dalawang daan. Ato ang tarik, oh, grabe.
Diyos mio, garapon. O, nagkamali ako ng pinuntahan na. Dito mukhang banayad na eh. Pero doon kanina sa akyatan, sa unang part, grabe doon ah. Ang kipot. Eh buti yung gamit nila, 150cc, medyo magaan pa yan. Sa atin eh, maabot na to ng kulang-kulang 200 kilos. Muntakin mo yun. Wow! Grabe, taas na pala talaga na ito. Adventure baka mo, ito! Ang kipot ng daan. Diyos mio, garapones! Oh, may laybay pa, oh. Ayos yun, oh. Kanina pa tayo nagpapatakbo dito sa tuktok ng bundok. Tuktok na to ng bundok, literal. Kung saan tayo ngayon. Siguro dito may mga kubo eh. Hindi pa rin. Oh, grabe, ang ganda. Morning. Ang ganda pala talaga dito. Wow. Para iso na yan. Ito na yan. Diyan tayo nang galing. Oh. May bitalag. Mga mister niya, ito nga may dito. Wow! Hindi ko in-expect to! This, ladies and gentlemen, is paradise on top of this mountain. Ito na yung tapaw. Diyan tayo nang galing oh. Sa Bitalag, Tagudin. Ganda, grabe yung karagatan dito. Okay, tanaw na tanaw muna. Hindi ko ina-expect na ganito kaganda dito. Woo! 2 thumbs up! Ay, so tara, lakad-lakad lang tayo dito. So ito na yung overlooking niya. Ayan, Mount Tapaw. Or Tapaw. At ito yung napakalaking marker ng Suyo. Ayan, gawa pala, semento pala to. Actually, bato na sinimento. Tapos kinulayan ng puti para maging visible siya. So, inisip ko tuloy kung pwedeng mag-overnight dito. Tanong kayo natin kung pwedeng mag-overnight dito, ano? Para next time, kung dadaan pa madadaan tayo dito, ay mag-overnight na lang tayo. Ganda! Ayun na yung malaking ilog. Natatawirin nyo sa may tulay papunta doon sa Tagudin Arco kung saan yung checkpoint. Si Dominar, enjoy na enjoy oh. Mag sunbathing daw muna siya. So dito naman ay upuupuan kayo dito, pwede natatambayan. Ay, dinala mo na. Ay, thank you ah. Pupunta sana ako doon eh. O, saglit lang ha, saglit lang. Kapay muna tayo. Tingin ko pwede mag-tend dito, ang ganda ng lugar eh. Ayan o, flat na flat. Magtanong tayo doon kina nanay. Kasi sabi nung bata, sila lang daw yung natutulog dito. Silang pamilya. So, may tent naman akong dala dyan. Si Sir Gilbert Speros. Nandito kami nagkita sa Tapaw, yung pala pinapanood nila tayo. Ayan, taga La Union. Si Ma'am. Welcome. Mauna na ako, Ma'am. Punta pa ako ng ano eh, Cervantes. Sige po. Sige po, sige. Ayun, dito na, pababa na tayo. Papunta ng Cervantes. Mula naman dito sa Tapaw, Suyo, Ilocos Sur. We'll be right back.
Magkano po yung pag nagtenta ko dyan? LGU ko sa planning sa pagdali. Ah, LGU. Ito na yung pinakabungad kung saan tayo bungababa ngayon. Dulo na ito, yan na yung public market at saka yung police station. So sabi sa akin nung nagbabantay doon, kapag ka daw mag-overnight ako, kailangan ko daw makipag-coordinate sa LGU, sa tourism office. May nahuhulog ng mga bato, maliliit na bato. Nakakatakot yan ah. May nakasalubong ako kaninang nag-ice cream, nagbebenta ng ice cream. Sabi niya dito lang daw sa baba umuulan, sa taas hindi naman daw. Talaga lang ah. Ang kulimlim na nga sa taas eh. Merong falls dito. Tawag sa kanya Vagina Falls. I mean literal yun talaga yung pangalan niya guys. Baka sabihin nyo bastos yun. Pero yun talaga yung pangalan niya. So ayan oh, kita nyo yan, Vagina Falls, 4 kilometers. Kaya daw, Vagina Falls ang tawag dyan. Korteng ano daw, ari ng babae, yung itsura niya. Ganun kay epic yung falls na yan. Para ka lang naliligo sa ihi ng babae kapag ka naliligo doon din. Ganda ng joke mo, pare, ha? Kakainis ka. Sa part na to, umabot pa rin. Hindi tayo pwede magpabilis dito. Umabot pa rin. Oo, umabot ulit pala. Kasi tumigil na kanina eh. Grabe yung mga truck na yung kakasalubong, ano? Laking baton yan. Paano may baba ba yan? Kita mo naman kasi yung gilid ng bundok, guys, kung gaano kalalaki yung mga bato yan. Aba, kahit isang tipak lang mahulog yan. Abay, goodbye world na ang datingan yan. Buti pa yung mga truck, ay at least may hood pa yung mga yan. Matatamaan tayong nakamotor. Exposed na exposed tayo dyan. Sus mio garapon. Diba? Pero mas masarap pa rin magmotor. Mas exciting pa rin magmotor. Wow, pambungad mga kaibigan. Yan. May bagong hulog lang ng bato. Bagong bagsak. Talag na huhulog yung bato dito. Sa malamang makakagip din tayo rito. Oh, grabe. Ito, mas malino to ngayon eh. Grabe to, napaka-majestic. Tignan no. Diba? Oh, may nahulog lang nga dyan no. Quack! 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 Epic. Sobrang taas na to. Actually malapit na tayo sa pinakatuktok. Biglang tumambad tong fog na to. Ah, grabe yung lamig. Woo! Ano naman nangyari dito? Landslide na naman. Diyos miyos, landslides. Landslide nga. Oh, grabe. Nangyari dun. Ilang likuan na lang mga kaibigan. Ayan na po yung monumento. Alright,
Besang Pass Monument na to. Temporarily closed pa rin itong monumento. Anyway, tutuloy na natin sa Cervantes Bayan. Hi guys, dito pa rin tayo sa Cervantes Bayan. Pupuntahan natin yung hot spring. Time check 5:30 ng hapon. Medyo maliwanag pa naman. Hapul daw tayo, sabi ni Kuya. Ito yung malamig na part. Malamig na yan. Galing sa bundok. Solid tong hot spring na to. Hindi naman siya sobrang init. Actually, to, very tolerable siya. So magsasara na yata sila, i-drain. Dine-drain pala to everyday. Astig, no? Tapos 12 hours nila nilalagyan itong buong pool na to na malaki.